Kasi kung papansin natin sa Bren Esports, dalawang Nathan yung ginamit nila. At parang may tiwala talaga sila dun sa kanilang composition. Is it actually a better choice na baguhin yun? Or stick to your thinking na talagang ito yun eh, mag-work yun eh. And they almost made it work kahapon. Nanalo ang Echo against Bren Esports via backdoor play na nanggaling kay Sanford kahit nanalo sa teamfight ang Bren Esports dahil nga nabackdooran na mas... Alam na natin yun. Kapag nabasag ang base, yun ang totoong panalo. But this time around, it's going to be the glue locked in para sa side ng Bren Esports na naging response ng Smart Omega yung Fredrin at Valentina. And kung obserbahan natin, base dun sa naging labang kahapon against Onyx Philippines mula dito sa Smart Omega, itong Fredrin, very flex pa, no? Pwede gamitin ni Ryzen or even ni Renzo kasi kung maalala natin yung game number 3, ito rin yung formula na ginamit nila. Yeah. Pwedeng i-change up kasi Fredrin can be used in the X-Plane. At alam natin si Renjo, isa sa mga unang gumamit ng Fredrin noong last season. So, standard pa rin naman yan. Bren Esports, babalik ba sila dun sa kanilang choice na Pakito? Isang hero na nakita din natin ginamit nila na madaming beses ay yung Farsa. A few special as well. Maybe a hero na i-consider dito ng side ng Bren Esports. At isang ang nag-iisang Selena game right now in Season 11 ay nanggaling din sa Bren Esports. But as you said, Wolf, mukhang Farsa nga ang magiging locked in ng side ng Bren Esports. Kasabayan na rin ng Hayabusa. And speaking of Hayabusa, nasabi mo to kanina, no, Burrito. I think off-broadcast mo sa akin na sabi, puro Hayabusa si Ryzen kahapon, no? So ngayon, yung Haya naman yung napunta sa Bren. Yun nga eh. Parang feeling ko ang gustong ipakita dito ni Kyle TZ, gana pa rin naman yung mga assassin eh, no? Yep. And the feeling ko, no, ito yung plano ng grupo ng Bren ngayon na kung saan napakataas kasi talaga ng isolation damage na nagmumula dito sa isang Hayabusa, di ba? Dahil dyan na naisip ko, what if Grok yung kunin dito ng Omega? Good answer dun sa Glue, for example, para makontrol din yung lanes. Magandang pang-cancel din dun sa Farsa maraming beses. At medyo nakagulo dun sa Haya kasi mas pata niya nasa si Haya tas mataas yung physical defense niya. Instead, Claude muna ang unahin dito ng Omega. Parang a Keldra special. A Keldra special and I think a very early gold lane pickup as well. Marami pang open na gold laners. 1-1 lamang ang na-ban out na gold lane. So, as of now, pwedeng ipitin ng Smart Omega in the banning phase yung choices na pwedeng kunin ng Bren Esports. Ano bang mga masasuggest mong ban in the gold lane? Siguro yung Brody, di ba? Para hindi sila makakontra din dito agad. And of course, yung nakita natin kanina na Melissa effective versus the front-to-back composition. Ang medyo delix dito sa Claude, parang ano yun, no? May Haya, tas may Farsa. So parang you're just imagining how the team fight will go. Surely, pwede kang tumalo na, pero parang ang daming pang-burst sa'yo eh. At hindi lang pang-burst, kundi yung tipo na hindi mo rin magantihan dahil dun sa shadow kill na nawawala nga or merong iframe na pagkahaba-haba ang isang Hayabusa. And looking at the bans coming in from Smart Omega, Wolf, mukhang tinanggal nila yung nabanggit mong Nathan kanina. At pwede pa nilang dagdagan to, pero ano nga ba ang magandang ban na manggagaling dito sa side ng Bren Esports? Ano pang hinahanap ng Smart Omega? Feeling ko kung pagbabasihan natin yung laban kahapon, okay din naman yung naging performance ni Ogun with the edit. And dalawang beses nila kasing ginamit. So feeling ko, ito na yung panahon, if ever, na respetuhin itong edit na to. Kasi ang laki ng in-adjust dito sa edit na to. Sobrang taas ang damage output niya. Even yung percentage sa health na nakabase doon sa kalaban mo, tumaas din eh. Kakaiba talaga yung edit ngayon sa patch na to. And looking at the banning phase right now, mukhang gold lane nga talaga ang inipit ng Bren Esports dito. Nathan Carey tinanggal ng parang ganun lang. And Bren Esports, ano pang natitira? Mukhang Brody yung pinipilit nila, no? Yeah, Beatrix nandyan kung sakali. Maganda matchup din. At yung paborito nating Boskov lately, pang-tunaw din naman doon sa Fredrin kung sakali. In the latter portions of the game pa naman. But early stage, nandun yung mga choices nila. Feeling ko kailangan iban dito yung Grok. Unless ang Bren Esports ay mas concerned dun sa mga tipong Kufra or even yung Lolita perhaps ni Miko na alam natin na ginagamit niya. Nag-jo-hit nga rin si Miko kahapon. So Miko really did show a lot of heroes na kaya niyang gamitin kahapon. Naka 3 games po ang Omega in their series in Saturday. Yeah. At ngayon nga, naban na rin yung sinagist mong Grok. Yeah. Now that we are looking at the second picking phase, no, Burrito, ano kayong pwede natin ma-expect dito? Meron ng gold lane at meron na rin possible XP in mid lane ang side ng Smart Omega.
pwede silang mag-assassin dito kung gusto nilang gawing flex, no? Especially itong mga heroes na meron sila. Okay, so inuna na muna nila itong lapu-lapu na kung saan, nasabi to, o nasabi nyo to kahapon na medyo na-balance or nabawasan yung spike, yung power spike nito. Pero gana pa rin naman talaga pagdating sa XP lane, di ba? Malakas pa rin talaga ang lapu-lapu. And this confirms na hindi to isang XP lane friend rin na pinakita ni Renzo. And this is most likely going to the hands of Ryzen in the jungle. And now, final two picks for Brenny Esports. What can we expect? Siguro Kufra or Cho. Kufra kasi madami mga dash dito, lalo na lang pang-contra dun sa lapu. Tapos, pwede niyang guluhin yung front lines. And then Cho, of course, magandang panghanap din. What if mag-Harith or Lunox kaya ang Brenny Esports dito instead na mag-Marksman sila? Kasi kailangan nila ng pang-tunnel dun sa Fredrin tsaka dun sa lapu. Instead, going back to the Beatrix ang naging choice nila. Dumadami na naman ang mga Beatrix users in MPL. Akala natin, no, sa lahat ng changes na nangyayari ngayon na may mga ibang gold laners na aangat, pero wait a minute. Hilda Locken para sa side ng Smart Omega. Pagka Haya Hilda ang ating matchup, yung tipo na hinahabol talaga yung Hayabusa, okay lang naman, di ba? Okay lang, pero kung iisipin mo kasi, buff dependent ng isang Hayabusa. Kapag wala siyang purple buff, medyo mahirap and medyo limited yung paggamit niya ng mga dashes niya or ng mga quad shadows and shadow kills niya. So feeling ko yun yung gustong gawin dito ng Smart Omega, pigilan yung early kills na pwedeng makuha dito or early ganks na pwedeng makuha dito ng Brenny Esports. And looking at the early game of Omega, talagang napakasakit ng Hilda maaga pa lang. Ito yung tipo na hindi ka talaga tatantanan sa jungle o hindi ka tatantanan sa lane kung sakaling ikaw yung malas na mapuntahan. Meron ba tayong makikitang early game adjustments in terms of playstyle dahil nga may katapat na Hilda ang Brenny Esports? 100%. Siguro gamitin nila yung glue, i-fast clear agad tapos i-contest yung Hilda, or wag nilang gamitin yung Kufra dun sa may mid. Instead, pang-depensa siya, which kind of opens up yung 1v1 between Farsa and Valentina. In a way naman, mukhang masaya naman yung Farsa dun sa matchup na yun, as well as the, you know, Valentina. Parang 50-50 lang din yan. So yung Kufra, kailangan niyang protektahan yung Hayabusa. It's true, mahirap din naman i-contest yung Hayabusa, pero overall, ang gusto mo mangyari dito, makapag-farm na maayos yung jungler mo. Yeah, and we're already 40 seconds in the Land of Dawn. Saktong farman lang muna at mukhang nandito na nga si Miko sa mukha ni Kyle Tazy. Already in his second buff. Ganun kabilis ang ating nakikita ngayon. And nagkakaroon din ng 1v1 sa top lane. Mukhang lahat gustong magsakitan agad. Haras agad. At tingin ko lalamang dito yung masaya dito for sure ang Brenny Esports pag nakakapalag sila. Lalo nito, pinupok nila si Ryzen. Bouncing ball, bibitawan muna dito ng mga ni Ogwen. Pero ngayon, early pokes lang, atrasan muna, and balik sa kanilang rotation. Kasi 40 seconds pa naman bago mabuhay yung turtle eh. Ito yung tipo na akala mo mag-all-in na pero hindi pa pala. And dahil nga dito sa Hilda, binabantayan ni Ogwen si Kyle Tazy at napakakuna talaga sakit ng isang Hilda this early on. Nagre-regen pa yan. Iba ang early game power spike na napapadala ng hero na to. At dahil dyan, meron silang control around the turtle area na 20 seconds pa naman bago lumabas. Yeah, and ito nga ay binansagang heal damo eh. Kasi nag-heal siya dun sa damo. So feeling ko ito yung... Tama naman, di ba? Tama naman. Pwede nga busuhin ito actually ng Miko as well as the Smart Omega. Lalo't ngayon, naiispatan at nagbibigay siya ng vision sa kanilang kupunan. Hindi na nga kailangan umuwi, no? Yan na nga yung heal damo playstyle na tipo na magre-regen ka naman sa loob ng mga damo. Mag-vision ka na lang. Babalik din ang buhay mo. Feathered Airstrike on Storm! At mapapa-flicker siya dito. So may idea na wala ng panakas, if ever, itong si Storm. Pero dahil sa pangyayaring yon, uncontested turtle para sa side ng Omega. Napakagandang call mula sa Omega. At yung Feathered Airstrike ni Few doon, medyo akala natin makakakuha na ng kill, pero diversion lang pala. Yep, ganda ng ginawa ng Omega doon kasi ginamit nila si Hilda ng sobrang aggressive. Yun nga lang, Brenny Esports, naiintindihan nila na hindi na nila kayang i-contest yung turtle na yon. Ito yung magandang move. Ryzen, kumuha na ng orange, tapos nandun na si Miko pangharang agad. Ang sakit! Naku, shadow kill, bibitawan, and few dito, tinamaan ng Power Wilderness, pero wala pa kasing stocks yon. Wala pang damage yon sa early stage. And maganda yung nagiging palitan ng magkabilang panig, ha?
very aggressive rotations mula sa barangay. Nasabi na nga ni Wolf na ang aga ng aagaw ng Orange, and hindi lang yun. Dahil nga ng agaw ng Orange, may naset up ang pain na puwersa yung shadow kill. Kyle Tizzy is slowly having a hard time in the early game, na alam naman nating expected na kapag may Hilda kang katapat. And great rotation as well from Storm. Medyo puwersa lang si Super Marco. Very high octane tong laro na to. Ano yung tempo natin? Ibang-iba sa first series. Yeah, sobra. And makikita mo kasi action pack eh. Yung mga player or mga heroes na hawak nila dito, ang daming tumatalon, ang daming nag-initiate. And yun yung expect mo kapag ka naglalaro talaga ang Bren Esports at Smart Omega. And ngayon, may mga konting silip na ginagawa dito si Miko. Inaalam niya kung saan papunta or saan manggagaling si Kyle. Eh. And kung sakaling bumagal tong laro, Wolf, sino ang makakalamang kung bumagal bigla ang pacing? Parang halos parehas lang, pero si Kelre ata ang may konting slight advantage lang siguro just because of the scaling as AoE siya. Pero kasi pag pinagsama-sama mo yung Bren Esports, like Farsa, maganda late game, Beatrix, okay late game, and etong si Glue, magiging problema. So, sobrang konti lang ng lamang ng Omega na yun. I think it still will be even after the late portions of the game. Super Marco suffering a little bit in the gold lane. Pangalawang rotation na ata ni Storm doon habang nagta-turtle pa sila. Ang ganda ng pag-zone dito ni Rienzio. And si Ryzen, actually available yung Retribution at ginamit na nga niya. Yung kasi hindi siya tatantanan nito ni FlapTZ. And this is the second turtle na hawak ngayon ng Smart Omega. Wow, two turtles already para sa barangay. Yung pag-iikot ni Miko with this Hilda ay talagang nagpapahirap sa pag-abante ng Bren Esports. At dahil nga hindi sila maka-abante, hindi rin sila makakontest ng turtle. Ang ganda ng pinapakita dito ng dalawang teams natin. Kasi parang ito yung mga mechanics na sobrang taas na. Kapag nakikita mo yung 0-0 pero may lumalamang, ibig sabihin yung dalawang teams kabisado yung dahilan kung bakit nakakalamang yung bawat isa. For example, Bren Esports, nirecognize nila, okay, dahil dun sa Hilda pick ng Omega, hindi tayo makapag-contest ng Turtle, lalong-lalo na Fred Rin yung jungler na katapat. So ang kailangan na natin gawin dito, clear natin yung mga lanes, make sure na hindi tayo nagbibigay ng masyado sa Omega, farm lang nang muna, tease muna sa early. Ang ganda ng decision dito, pero may flicker Tyrant's Rage! And this time, Kenra papasok na with Blazing Duets at si Super Marco ay makukuha yung jungler dito ng Omega. Hindi pa pala tapos may shadow kill, pagsasaluhan, or mag-isa lang kukunin ito ni Miko, pero sobrang kunat kasi ng hero na to eh. Grabe yung mga cancel at yung mga nagkaroon ng malupitang interactions in that fight. Pero ang nakakuha pa rin ng 2 kills doon ay Bren Esports at dadagdagan pa ata ng isa, pero hindi na kaya ng kakunatan ni Miko yun. It is a 3-for-none right now. Napakagandang back-to-back plays mula kay Ogwen. Una yung kontra niya dun sa initiation ng Omega. Pangalawa yung pagtagos dun sa boulder gamit yung flicker. Ang ganda eh. Parang paano mo nga naman makikita yun? And that was a beautiful play coming out from Bren Esports overall. Nakakuha sila ng 3 kills. Tiniis nila yung early stages. At for a brief period in time, lumamang sila ng 16K. At dahil dyan ay nandito ang Bren Esports with a 1K gold lead. At mukhang magkakaroon sila ng control over the final turtle of the game, na in terms of objectives naman ay medyo may kalamangan ng Omega dahil sa kanilang dalawang pagong. Si Miko, uy, medyo natutunaw na. Di pa rin tapos, pero si Kyle TZ, nawakasan na yung pangungulit dito ni Miko, pero hindi pa tapos ang laban na to. Ngayon, may pagkuha dito sa turtle, pero papasok si Flak TZ, nandun na rin. Landshaker, tatama dito, pero split-split. Sasalim siya dito kay Ryzen. Kakayanin nga ba ni Flap? Pero nandito na yung rescue. Andito na rin yung Feathered Airstrike. And Renzio dito, down to 30% yung kanyang health. Flap TZ and the rest of the members coming in from Bren Esports. Aatras na at ito. Uunahin nila itong turtle na to. Palitan lamang ng Feathered Airstrike, pero mukhang Bren na nga ang may hawak ng pangatlong pagong ng laro na to. And that's turtle secured for the boys in yellow. And that's their third and final turtle of the game. Mulapit na tayo umabot sa 2,000 kalamangan. May yung tease bogey ng Bren. Nakakamangha kasi alam nila eh, yung Omega malakas talaga sa early. Pero dahil doon, tinis nila na malupit. Ngayon, sila na yung nananalo. Uy, 3v1 ang sitwasyon. Pero si Miko,
hindi na makakasurvive pero maraming resources na nagamit doon. Meanwhile, dito sa may top lane naman, Kyle TZ, titry lang niyang depensahan yung top lane pero hindi magiging successful yon. May equal trade naman kasi yung bottom ay nabasag din ni Super Marco. And yung tiis pogi movement na ginagawa ng Brenny Esports dito, no? May 2K gold lead na nga, tas yung kill lead nila ay nagiging dagdag okay pa. Yung zoning na ginagawa nila with a feathered airstrike at pati na rin yung mga abilities ng isang Beatrix ay malaking impact against Omega. Tapos bigla na lang may pumapasok pang kay Tyrant's Revenge at ni Ogwen. Yeah, and Miko dito. Okay, naspatan siya ng very light. Pero tingnan mo naman yung ginagawa ni Super Marco. Hindi ko naaantayin yung mga minions. Kaya ko natumba sa akin eh. Ayan, no, isa pa. One last. Wala nang sasalo. And that's a turret secured for Brenny Esports. And grabe, no, kanina parang walang nakakalamang. Ngayon, 8 minutes in, Brenny Esports slowly but surely taking a firm grasp in this game. Ganda ng items choice dito. Ogwen already picking up yung kanyang Athena Shield. And kung papansin ninyo, in the old meta, Concussive Blast ang pinipili bilang isang Kufra. Siya naka-tenacity ngayon. So gusto niyang tankihin yung eventually yung damage ni Storm tsaka nitong si Kelra. Hindi ako magulat kung mag-Blade Armor siya na priority. Pang-contra talaga kay Kelra. Pero Tyrant's Revenge, bibidawan. Feathered Airstrike, medyo maaga nga pa yan. Pero Flicker in a burn, wings by wings. Mula kay Fio, nakaiwas siya sa possible na death mula doon. Kasi kompleto pa eh, yung mga kits na meron dito ang Omega. Omega yet to find the kill. Kanina pa sila naghahanap ng dugo, pero hindi nila mahanap ang opportunities na yon. Si Flap TZ, ang dami ng tinangke, pero hindi pa rin namamatay kahit isang beses. Dito na natin makikita ang kapangyarihan ng mga malalagkit na hero ng Brenny Esports, o madudulas rather, na si Kyle TZ on this Hayabusa. Si Ogwen na napakakunat din. Ayan na nga, nasundan pa si Kelra. Pero Miko dito, ang kanilang kinuha. Pero dahil doon, wala nang setup mula kay Ogwen. So, pwedeng samantalihin ito ng Smart Omega. Pero ang ginagawa muna ng Omega rito, okay. So, medyo kalmahan lang natin. Antayin natin medyo bumaba yung buhay ng Lord. Pero hindi naatay niyan ni Kyle TZ. May konting poke siya nagagawin doon. Now, papasok na nga ba sila with the Feathered Airstrike? Renzio dito ay mapapa-atras. Pero habang nangyayari, okay, so may idea sila malayo si Ryzen and uncontested Lord para sa side ng Brenn. The Hive securing a major objective at nakakalamang din sila sa push. Sobrang lupit na ipinapakita dito ng Brenn Esports yung kanilang pag-zone out doon. At nakikita din natin yung kahinaan ng na sinabi natin during sa draft for the Claude. Hindi naman siya like yung actual na weakness, pero mahirap kasi maglaro bilang isang Claude kapag may Farsa at Hayabusa. Kaya naman, doable kung ma-outplay mo, pero alam natin na si Kelra kaya niya yun eventually. Kaya. But naturally, kung talagang normal lang yung mangyayari, hirap ang Claude dito. So nakita natin yun dun sa Lord Dance. Na-poke agad si Kelra at inultihan lang din siya ni Kyle TZ. Parang napo-force agad yung napakaraming resources dito ng Omega just to defend yung kanilang Claude. At dito natin makikita na kahit sobrang talented mong gold laner, kumbaga micro god malalato si Kelra na alam natin kayang mang-outplay, ay napakahirap pa rin talaga kapag kulang ka sa range, especially up against a Farsa. Natunaw naman na yung Lord, pero grabe na rin yung poke na nanggagaling sa Renner's Apathy. Makakuha kaya sila dito ng inhibitor turn? Yeah, sobrang ano eh, sobrang advantages kasi okay. Ginagawa nila, pero may pag-setup Ogwen dito, Kelra! And Kelra ang uunahin dito ni Kyle TZ habang si Ogwen ay mawawala din. Ngayon si Flap naman, medyo critical, papasok si Stone dito at makakasecure din siya ng kill. 2-for-1 ang magiging palitan na yun. Finally na nakakuha na ng kill ang Omega at hindi pa sila nabasagan ng inhibitor turret. Ganda ng idea from Brenny Esports na tumalon si Ogwen tapos si Kyle TZ. Parang distraction lang lahat yun para makakuha ng isang kill. Pero ang gusto, ang end goal nila doon, makapag-push sana. Omega eventually nawalan sila ng isang gold laner at ang daming minions na hindi niya nakuha, so hindi ganun tataas yung kanyang overall gold. However, nakip nila yung kanilang mga inhibitor turrets. Napaka-crucial nun, and this is something that Omega wants to. Pero malayo pa rin yung kanilang abutin. Sa ngayon, 7.2k pa lang si Kelra. Yung katapat niya, 10k na yung Beatrix. Four built items na rin. Ito yung team na kaya pang bumuhat, kayang numakaw. Sino matatamaan? Mukhang masasalo naman ata ni Miko. Naaamoy na nila yon. Pero nung nahanap nila, may set up na naman. May Tyrant's Rage. Okay,
So, kaya na ditong umabante muna ng Omega. Marco! Pero nandun si Super Marco. And this time around, Shadow King. Pinagsaluan natin ng members dito mula sa side ng Omega. Yung killing spree na si Pew. Susunod pa ba dito si Ryzen? Aatras na siya rito. Nabawasan sila ng isa. Wala dito si Renzo. And yung additional na pokes na manggagaling dapat sa kanya. Makukuha pa naman ng Omega ang kanilang orange buff. So, medyo good news pa yon. Pero medyo dumidilim na ang paligid sa barangay dahil unti-unti na nga nakakapag-snowball ang Bren Esports. Ano bang kailangan gawin ng Omega dito para, kailangan ba nilang pabagalin? I think so. Kailangan nila mag-clear agad, magbigay ng enough items para Kelra. Gamitin si Renjo. Katulad nung kanina, okay sana yung talon niya doon kay Super Marco kasi wala siya flicker. Kaya natakasan pa siya doon ni Super Marco. But you can see already kung gano'ng kalakas itong lapu-lapu sana against Marksman. So if they find another opening para kay Renjo, gamitin yung flicker para ma-one-shot itong Super Marco. Especially now na meron silang info na walang flicker si Super Marco. And nakapag-shadow kill na rin dito si Kyle TZ. This might just be a crucial ultimate for them in this Lord take. Pero sino nga ba makakapag-secure ng Lord? Ryzen dito papasok in Kyle TZ, makakasecure ng Lord. Tyrant's Revenge and Tyrant's Revenge combination. Pero this time, Ryzen is soak lang yung damage na mula dito sa Bren Esports. Habang si Ryzen ibabagsak. Renzo. At si Renzo naman, medyo malalim ba? Ngayon kukuha na rin ng Feather Strike dito si Storm. Ang target niya ay si Super Marco, makakaiwas nga lang din. And Storm dito ay aatras at yung Lord ay hawak ng Bren. A 2-for-none plus the Lord. Bren Esports, Esports marching their way towards a 10k gold lead. Malapit na ata nila makuha yun. Yeah, sobrang lakas din ng kanilang mga heroes na ngayon because of the items. Nakita mo, kahit si Few, masakit na lang talaga yung damage output. And even si Flap TZ, ang hirap ng pigilin sa ngayon. Meron ng dominance eyes and Athenas. Ang hirap na niyang patumbahin. Oh. Grabe, set up mula oh, dito no. Kay Ogwen! One shot mula dito kay Super Marco with the Brenner's Apathy. At ngayon, eto yung Lord. Shadow kill! Shadow kill kay Storm and mapapatay dito si Storm. Killing spree na si Kyle TZ at si Renzo naman ipapasok. Kaya lang hindi nakakayanin yung damage na magbumula dito sa Bren. Magta-tower lock dito mga members ng Bren Esports and game number one ay mapupunta sa Hive. The boys in yellow securing game number one para sa Bren Esports. At katulad lamang ng serye kahapon for Omega, ang opening game ay mukhang kailangan muna nila matuto kung paano nga ba naglalaro ang Bren. Looking at what happened in that game with Bren Esports, parang out of nowhere, unti-unti sila nakahanap ng mga magaganda at malinis na play. Parang bibilang lang yung mga maling nangyari doon. Yeah, alam nila kung ano yung strength ng composition ng kalaban nila. At alam nila may Hilda plus the Fredrin. They know how that operates. Kinonceive nila yung early parts ng game. Nag-tease pogey sila dun sa mga unang mga laban. I mean, ang ginawa lang nila doon, hindi sila nagpapatay. And that's crucial. Sabihin na natin magbibigay sila ng 800 to 1,000 gold kung sakali. As long as na-keep nila yung kanilang mga heroes na nabubuhay at tapos na-clear nila yung waves, nakapag-farm pa rin naman sila. Ibigay na yung turtle yung, doon sa side ng Omega. Pero pag nagkaroon ng explosion ng laban, biglang naging clutch naman doon si Ogwen gamit yung kanyang Kufra. So, yun yung ginawa doon ng Omega, ng Bren. To sum it up, tiis pogi. Yeah, tiis pogi. Tapos yung two turtles ay napunta pa sa kamay ng Omega. Munti ka na rin makasnowball ang Omega actually dahil doon sa two turtles. But then again, parang hirap na hirap sila makuha ng kill kanina. Yeah, kasi dahil din yun sa isang Hilda. No? Kasi, again, kung papansinin natin, ang target lang kasi ng Hilda is magbigay ng vision and umiiwas din kasi talaga yung Smart Omega dito kasi alam nila na yung power spike ng isang clone is pagdating pa ng late game. So ayaw naman nila na araw-arawin yung clone. At least kahit papano, may distraction na ginagawa yung isang Hilda. Unfortunately, pagdating ng mid part, nagbago yung sitwasyon dahil sa range damage na nagagaling sa dalawang heroes na meron sila. Grabe din kasi yung artillery damage ng isang Farsa, talagang nagpahirap dito sa Claude ni Kelra. Ito yung tipo na alam mong kayang bumawas ni Kelra, alam yung kayang bumuwat ni Kelra. But then again, the Filipino Savage, kung hindi bibigyan ng chance, mahihirapan talaga. Ano nga bang ginawa ng Bren Esports to get that victory? Wolf, i-explain mo na.
I think ang nangyari dito eh, yung pagkakaalam nila sa win condition nila at dun sa losing condition ng kanilang kalaban. This is the reason why Bren Esports was able to win against Omega in this very mechanically heavy na laban natin. Hindi siya yung about dun sa mechanical skills or whatsoever, but the mechanics of the game we're in. Etong isang composition na to ay magre-rise lang in a certain condition. Yan ang naging understanding from Bren Esports. Pauulitin natin. Nagtiis pogi ang side ng Bren Esports up until the end so that they can match up against Omega. Tingnan natin si Ogwen, 0-1 and 10 na gumagamit ngayon ng tenacity doon sa kanyang Kufra. Tapos kumuha ng mga casual defensive items katulad ng leg plates at yung Black Ice Shield. In combination with Immortality at pati nito Athena Shield, kinakaya niyang pumronta doon sa side ng Omega at naging counter player versus Omega's initiations. Dagdag pa natin dyan yung disparity ng ating gold lane. Nagsimula to na lamang doon ang side ng Omega, especially with Kelra having the Avarice on this Claude, biglang umungos ang Bren Esports pagdating ng third turtle kung saan nagsimula yun sa pag-push nyo sa may top lane at pag-contra dun sa pagtalon ng Omega in the early stages. Dagdag pa natin dito yung Blade Armor, Athena's, and Dominance nitong si FlapTeezy. Dahil sabay-sabay nagkaroon ng snowball ang Bren Esports after the third turtle of the game at lalo pa nila nakuha yung laban dahil doon sa pag-control nila ng mapa, tumaas talaga yung economy ng Bren Esports kaya sobrang kunat nila in comparison to Omega. The only reason kung bakit nakakuha ng 2 kills dito ang Omega ay dahil nag-dive ang Bren Esports doon sa may mid lane push ng side ng Omega. In fact, 100% kill participation silang lahat dahil doon sa nangyari na yon. And the only reason why it happened was yung Bren Esports naging over-aggressive. If you think about it, yung push na yon ng Bren Esports dun sa gitna gamit yung initiation ni Ogwen, tapos pag attempt ng kill ni Kaltizi, which he was successful with dun kay Kelra, tapos pag-push sa top lane, ang idea lang naman talaga na yung Bren Esports naghahanap ng gulo para makapag-push dun sa may top lane. Eventually, di nila nagawa yon, pero dahil dun sa idea na meron kang sniper gamit yung Beatrix, etong si Super Marco natapos din niya yung Torre dun sa may top lane. Then, the Lord fight happens. Lord number 2, hindi makapalag talaga yung Omega dahil napoke agad sila ng Bren Esports at sobrang taas ng damage output ng side ng Bren Esports. Ang ating MVP, brought to us by Smart, is the Kufra player na si Ogwen. At kailangan nating balikan yung ginawa niya dun sa may top lane gamit yung kanyang first skill sabay ultimate para makontra yung una at initial na talon ng side ng Omega. Saktong-sakto kasi, kakakuha lang ng turtle ng Omega, gusto nila gumawa ng play dun sa may top lane. Pinoke nila yung bandang dun sa mismong lane above the tier 1 turret. Sabay dun sa gitna ng tier 1 at tier 2, yun sana yung trap na isa-set nila para mapatay yung Beatrix. Handa si Ogwen dun. Tapos nakuha sila ng 2 kills. Makikita natin yan sa replay. Ito yung play na yun na sinasabi natin. Saktong-sakto, binigay few at ito si Ogwen. Grabe! Gumamit pa ng flicker para talaga makatagos at hindi magawan ng para ng makapag-react doon ang kanilang katapat. That was a back-to-back plays coming out from Ogwen, making sure na yung flicker ay nagamit niya earlier on para makakuha sila ng Torre. Ang naging epekto nito, mga kaibigan, yung pag-tease pogi ng Bren Esports in the first few minutes of the game nag-pay off at sila na yung lumamang sa bandang mid-game. At mid-game talaga natin nakita yung, kumbaga, yung medyo nagre-risk na sila. Kasi yes, gusto ko yung nabanggit mo, no, Wolf, na medyo